Hello po. Ayan. Nakita niyo yung itim na yan. So, bigyan ko kayo ng tips paano tatanggalin yan. Ayan. So, itong bahay namin is medyo luma na. So, ayan. Mag 19 years old na siya. Kaya may mga ganyan-ganyan na. So, kaminsan, parang every year ko ata to kasi palaging nababasa ko sa kusina kasi to. Palaging siya nababasa. Kaya yung molds naging nangitim yan eh. So, ang gagawin ko po is, ito po siya. Yung cotton na to, cut ko ng 3 times. Tapos, ginamitan ko siya ng, ito yung Clorox. Ayan. Sa Korean is ganyan siya. Rax. Ayan to, sa Korean eh. Rax. Ayan, Rax. Sa atin is Clorox. Ayan, okay. So, nilagay ko dito. Ayan po siya. Ayan, ayun na nakakat na cotton. Ayan. So, ang gawin ko dyan is, ayan siya. Ayan po siya. Ayan. So, ilalagay ko po to siya. Isa-isa. Ayan po, isa-isa ko yung nilagay dyan. Ayan. So, naka-absorb na yung Clorox. So, ayan. Medyo maamoy siya, kaya ingat na lang sa ilong. Katulad kung may mga allergy or mga sensitive na ilong. Ayan. Tapos, ingat sa kusina po. Kasi nga ito is hindi maganda sa katawan. Kaya, after nito, so gabi po ngayon. So tomorrow morning ko na po ito tatanggalin. Ayan. Para kasi siyang sudok sa Korean eh. Ayan. Nilagay ko po yan dyan. So tomorrow morning, napakalinis na po yan. Ayan. Isang gabi lang siya. Ayan. Tapos may isa pa. Ayan. Ang ginagawa ko po. Kasi kahit anong brush ko dyan, walang magagawa dyan. So, nakuha ko to. Saan ko ba to nakuha? Tagal ko na itong nakuha. Kaya almost every year ako nagaganito. Kaya gusto ko lang i-share sa mga taong hindi nyo alam. Or, ayan o, alam mo na makagamit din ng tips sa paglilinis ng bahay. Ayan po. Nandyan na yan. Lahat ayan. Naka-ready na siya. Mga lumang bahay, pwede gamitin ng ganyan. So, may isa pang itim dyan. Oh, ayan, sana yung itim na yun. Ay, parang ano siya. Parang kinakalawang. So, mag-cut ako ng sana scissors ko. Ayan. Yung kinakalawang, lagyan ko rin siya. Ayan. Ayan, lagyan ko siya. Tignan po. Basta gabi nyo gawin tapos kinaumagahan kunin nyo niya. Linisan nyo masyado kasi sa kusina to, delikado. So, linisan mabuti. After nyo, tanggalin nyo to tapos linisin ng mabuti. Kung pwede, lagyan nyo ng ano ba yan? Lagyan nyo ng sabon. Hugasan ng sabon. Kasi delikado sa pagkain. So, ito. May ano pa kasi dito. Sandali. Yung mga itim-itim na ito, anahan ko na siya. Ngayon ko ng ganito. Mahirap pag lumang bahay, makamakatira. Maraming lilinisin. Ayan. Ayan po siya. Ito lang muna. Ayan. Ayan. Malilinisin siya. Nawala sa ito. So, yan muna unahin ko. Ayan. Nagka-ready na siya. Tapos. Kasi may ano siya. Nalipo. Lagyan natin ng Clorox itong ano, nangingitim. Oh, natatanggal pala siya.
Habit, try lang na. Try ko kasi. Kasi tagal ko na siyang planuhin na linisin. Ang busy naman kaya. Sa kusina, hindi pwede pag umaga. Gabi talaga gawin siya. Ay, nag-ano siya. Nag-light niyang itim. Ayan. Mahirap lumang bahay. Kaya kunting tiis lang. Ayan, nag-light siya. Ayan, buti na. Itong sa taas talaga, hindi kasi maano, na-stuck yung Clorox, kaya lagyan ko na siya ng cotton. Tingnan ito po. Ay, nag-light na siya kunti. Ay. Ayan. So, kinamugahan yan, pag-ising ko yan, tatanggalin ko na yan siya. Yan siya, tatanggalin ko na siya. Yan po. So, linis na linis yan, kasi yung sa CR ko, nalagyan ko na last month. Ito naman sa kusina, yan po. Okay, thank you po. Sana may nakakuha kayong idea paano linisin ang mga lumalumang bahay pag nagkaganito. Okay, goodbye!